Hello, magandang araw. So welcome to episode number 29 of our Principles of Structural Analysis and Design series for civil engineering past board exam problems, no? In this problem, this is taken from November of 2018 board exam, no? So similar. So for the truss shown in the figure, S is equal to 4 and H is equal to 4. Okay, and members D, E, and C, F are cables. So cables na ito. The actual force in member CD, so alam na natin yung member force sa CD, is 8.9 kilonewtons. What is the magnitude of the weight? So yun yung unang tanong. Pangalawa, what is the tension in the cable? And if W is equal to 20 kilonewtons, what is the actual force in member AC? Alright. So una, kapag sinabi mo na cable yung member, okay, so it only carries tension. So wala nang iba, no? Cables cannot carry compression, it cannot carry shear, it cannot carry moment, no? Kumbaga, kasi flexible siya, kaya ang kaya niya lang na i-resist is tension, no? So that's why we have to be careful here. Ang tendency kasi nito, tong cross brace na to, palagi yan, no? Merong isa dyan na magiging under tension at merong isa dyan na will be under compression, and it's for us to find out which is which. Okay? To do that, so siguro lagyan muna natin dito ng reaction. Ito yung reaction sa A. Tapos meron dito yung reaction sa B. Total, ano naman? Wala namang horizontal force. Ito lang naman yung force na inapply. Downward na W. So, ang reaction natin sa B ay upward lang. So, ito zero na yung reaction sa horizontal. Okay? So, kung titignan natin sa buong structure, if we would take summation of moment at A is equal to zero, assuming counterclockwise positive, we will have, wala pa kasi tayong value ng W, so gawin ko mo ng W times 4 plus 4 is 8. Okay, and that is clockwise. And then yung RB natin would be 12. And then counterclockwise, equal to 0. So dito lalabas lang na yung RB natin, pag sinolve mo yan, 8 over 12, that is 2 thirds. So 2 thirds of the W. Okay? And then pag summation of forces Y tayo is equal to 0, we will have RA plus RB minus W is equal to 0. So lalabas naman dito is RA is 1/3 of W. Ayan. Okay? So, meaning, parang silang upward yung magiging reaction natin sa A and sa B, and then downward yung W. So ngayon, i-analyze na natin. So pag mag-analyze tayo, maganda, mag-cut tayo dun sa, ano, sa cable, no? Let's say, banto yung cut natin. Okay? And then, pwede mo i-isolate yung left, pwede mo i-isolate yung right. Di ba? Kung sa left yung i-isolate mo, ganito ang makikita. Ito yung cable. Okay, tapos meron dito ang reaction, no? Which is equal to 1/3 of W. Okay? Tapos lilitaw dito yung mga internal forces. Okay? So dito, unlike before, no, na lagi kong ina-assume na tension lahat, dito, sure tayo na tension to. Okay, yung member EF. Bakit? Kasi bottom cord yan, tapos yung force natin na in-apply ay downward. So ibig sabihin, ang mangyayari dun sa, ang idea, etong structure na to, etong structure na to, pagkukulong natin siya ng kulay. So, yung structure na yun, dahil hinila mo downward, no? So mangyari, magbe-bend niya ng pagganito. Tapos ito magbe-bend sa ibabaw ng pagganito. E di ba, from our concept of beams, etong ibabaw will be under compression, while etong bottom is under tension. Kaya kapag
yung truss natin, especially bridge or roof truss, is subject lang sa gravity loads or downward load. Automatic na yon. Na yung bottom cord will be under tension, tapos yung top cord will be under compression. Kaya itong nasa top cord na binigay na PCD, compression yan. Okay? So, ayan, no? And then, figure out natin, ano ba yung magiging direction nitong mga forces na to, no? So, well, kapag nag-summation of forces horizontal ka, hindi mo ma-figure out right away kasi hindi siya masyadong obvious, no? Pero pag nag-summation of forces vertical tayo, doon natin makikita. 'Di ba? Ang tanging vertical force dito is ito. Okay? So ngayon, in order for this to be resisted, kasi yung cable, ano lang yan eh, kukontra lang yan or magkakaroon lang yan ng tension kapag meron kang in-apply na load sa kanya. Kapag wala kang in-apply na load sa kanya, wala ring mangyayari, wala ring tension doon, no? So dahil ang load natin ay upward, kinakailangan yung cable natin, yung Y component ng cables natin ay downward, no? Kasi upward to, kailangan downward. So ito, kailangan maging downward. Ito rin, kailangan maging downward. So ngayon, kung ito ay downward, di dapat ito ay tension. Ano? Kung ito naman ay downward, kailangan ito ay maging compression. So dahil doon, no? We are expecting na kailangan compression ito. Therefore, etong cable na to, hindi natin sasabihin na yung cable is under compression kasi nga hindi niya naman kaya mag-carry ng compression eh. So ibig sabihin, etong cable na to, ang value ng tension niya dito will be zero. Okay? Kasi hindi niya or hindi siya makaka-contribute sa pagkontra nitong vertical force. Ito lang yung makaka-contribute. So ito lang ngayon yung merong tension, no? So yung ano yan, yung CF. Okay, yung PDE will be zero. Okay? So, yun yung explanation dito, no? So, ngayon, na-figure out na natin na yung PCD will be under tension. Ang goal natin ngayon is to solve for W. Tapos, given itong PCD. So, para ma-solve yun, di ba, ang sukat nito ay 4. Yan na sukat. Ito ay 4 meters. Tapos, ito ay kung saan man yan mag-i-intersect, which is sa nasa F, no? That is also 4 meters. So, 4, 4, 4. Okay? So, bali, para masolve na natin yung W, mag-u-moment lang ako dito sa F. Di ba? Tapos ito iikot. Tapos ito naman iikot. No? So, we have... So, considering this section, no? So, lagi natin ng, ano, ng boundary. Para di na kayo. So, considering this free body diagram, taking summation of moment about F is equal to zero, assuming counterclockwise positive, we will have RA, which is one-third of W, na ang moment arm ay 8 meters. Ang rotation niya about F ay clockwise. Okay, tapos yung PCD na to the left, no? So 8.9 times 4 meters. Ang rotation niya naman ay counterclockwise. Okay, and this would work out nicely. We can solve for W. Okay, so in this equation, W would be negative 1 over 3, or diretsyon ko na, 8.9 times 4 pag tinranspose, cross-multiply 3, divide 8. So this will give me, W here is 13.35 kilonewtons. Okay, and that will be our answer for the first question. Okay, and dapat ang tamang sagot ay, so mali yung choices, no? 13.35 kilonewtons. Okay? Then, what is the tension in the cable? So, para naman masagot natin yung tension sa cable, what we would do, may option tayo dito na mag-moment sa A. Kaya lang, I think, huwag na natin pahirapan sarili natin. Total, nakuha na naman natin yung vertical. So, mag-summation of forces vertical na lang tayo, no? For number two. So, this for number one. For number two, same free body diagram. Pero we will take summation of forces y is equal to zero. Okay? So we have RA, which is one-third of W, upward, tapos downward yung PCF. So ang kailangan lang natin dyan ay yung y component. So nga pala, ang slope nito, since 4 ito, tas 4 din ito, so lumalabas, this is 1 is to 1, tas square root of 2. O di kaya parang 45 degrees, no?
So therefore, this is 1 over square root of 2 downward, and wala nang iba. So that would be equal to 0. So therefore, PCF can now be calculated, or yung tension sa cable. So this over 3 times square root of 2, na pag kinross multiply. And that gives us 6.29 kilonewton under tension yan. Okay? And dito, mali yan, no? So dapat ang sagot natin dito ay CF equals 6.29 kilonewtons. Okay? And lastly, if W is 20 kilonewtons, what is the actual force in member AC? So dito, sa number 3, pwede na lang tayo mag-method of joint kasi AC yung tinatanong, ito. So pwede na lang tayo mag-method of joint dito sa point A. Okay? So ito yung joint A. Meron ditong force AC. Tapos meron din ditong force AE. And then, meron tayo dito reaction na one-third ng W. Pero sabi niya, ang W daw is 20 for this item. Okay, so ganyan talaga sa board exam, no? Minsan yung ibang mga item sa situation ay nag-iba-iba yung given, no? So sundan lang natin kapag gaganon. So this is one-third, not one half. So one third of 20. Ayan. Okay. So once again, kapag tinignan natin yung original figure, lumalabas ulit na ito ay 4 meters. Ito ay 4 meters. So ibig sabihin yung slope ulit nito is 1 is to 1 square root of 2. Okay. So therefore, this is 1 square root of 2. So let's just take summation of forces Y. Makukuha na natin yung PAC. Okay? So we have PAC times 1 over square root of 2 and then upward din yung one-third ng 20. And as expected, no, yung magiging sagot natin dito is negative kasi yung AC is actually part of the top chord. No? So that's why ina-expect natin siya. Di ba? Sabi ko nga, compression na yan. No? But anyway, that is negative. So 20 over 3 times square root of 2. So that gives us 9.43 negative. Or that is 9.43 kilonewton under compression. Okay? But in the choices, wala namang ano eh, nakalagay kung anong major, no? So piliin lang natin yung 9.43, no? Pero that should be under compression. Okay? So that's it for this video, no? So thank you all for watching. So again, you have browsed the other content in this playlist, no? And then I also have playlist for mathematics, so MSTC refresher, so check it out. And I also have a separate playlist for PSAD refresher. Yun naman, ang content niya ay not necessarily past board problems, but similar and good exercise na pwede niyong gamitin, especially if you're doing a self-review, no, para masagutan or para makasagot ng mga additional problems other than past board problems. Okay? So again, thank you, and I'll see you on the next video.